Hello everyone! Welcome back sa akin channel. I'm Genuine Vlog. So kung bago ka pala sa akin channel, please don't forget to subscribe and hit the bell para ma-notify ka every time na may bago akong video. Welcome pala everyone! Welcome 2022! Ito po yung una kong video na na-upload nitong 2022 kasi na-busy lang yung inyong lola, kaya yun naman kapag nasa ang daming problema, so parang nawalan na din ng ano ba, nawalan ng time para mag-upload, makagawa ng video. So ngayon ay nag-start na po tayo. So nakita niyo naman ang title ng aking video, paano ko ba inumpisahan yung aking YT YouTube channel ko. So habang nagkikwentuhan tayo, i-share ko naman itong aking facial mask na gagamitin po natin ngayon. Habang naglagay ako nito sa aking face, i-share ko sa inyo kung paano ba ako nag-start ng YouTube channel ko. So, ito na una natin gagamitin, facial mask. So, ito yung facial mask na Salmon Caviar ba yung pagbasa niyan, and Spirulina. Ito po yung Spirulina, itong green na ito. So, ilagay ko pa rin yung picture niya kung ano ba talaga itsura ng Spirulina na yan. Spirulina. So, nabili ko ito ng 350 fils. So, pangalawang beses ko na itong gamitin itong mask na ito. Maganda siya sa face. Sa isang, alam naman natin na maganda talaga yung mask kung nagamit kayo. So, ito palang mask, kahit isang mask na gagamitin nyo. So, ang mag-absorb na yung serum sa inyong mukha for 1 week. So, ito po talaga ang, at ito naman ay suitable for all types of skin. Kung sensitive ka man, pwede itong mong gamitin. So, ito po yung kagandahan ng mga facial mask na gagamitin natin sa ating face. So, pangpurong sa edad, you know. At ito ay nagpapalambot at nagpapalusog ng ating layer ng ating mga skin. Itong mga face mask na ating ginagamit. So, at nakaka-repair din ng mga damaged skin na meron po tayo. At pagpanumbalik ng ating mga cells sa balat. So, ito po, at ito palang Spirulina ay anti-aging po ito. Kaya nagsama na yung Salmon tsaka Spirulina. Antibacterial at merong vitamins and minerals para sa ating face. So, paano naman natin ito gagamitin? So, palagi kong sinasabi, kahit anong gagamitin nyo sa gabi, ilagay nyo sa inyong mukha, kahit cream pa man yan, facial mask, kailangan talagang malinis ang inyong face. So, para maganda talaga ang resulta kapag malinis yung face nyo. Maghilamos kayo, mag-face bago kayo maglagay ng facial mask. Tapos, sa face ko naman ay tapos na ako maglinis, naghilamos na ako, at naglagay na ako nito para hindi talaga masali yung mga maliliit na buhok na nandito sa aking ano ba tawag niyan? Basta yun na yun. So, ngayon, at habang bubuksan ko ito at pag-usapan naman natin kung paano ba ako nag-start ng aking YouTube channel. So, ito na guys, bubuksan na po natin para malagay ko na sa akong face habang nagpipintuhan tayo. So guys, nag-umpisa pala ako ng aking YouTube 2019 ang tagal na, pero sa 2019 nag-start ako February 2019, pero hindi ako gumagawa ng mga video, nag-upload lang ako gamit ang kumukuha ako ng video sa iba, na ginagamit ko yung Creative Commons para hindi mag-copyright yung video mong ina-upload na hindi sa iyo. February. So, unang upload ko ng aking video is October. Yung Glycolid cream ko. So, ganito pong kanyang itsura, mga bebe. Marami siyang serum. Tumutulo na siya. Tapos ilagay mo lang sa inyong face. Namotivate kasi akong gumawa ng aking sariling YouTube channel kasi meron tayong makukuhang pera kung masipag ka lang mag-upload at gumawa ng magagandang video na pwede mong i-share sa ibang tao. So mahirap talagang kumita ng pera, kaya dubling sikap lang at mag-isip kung anong pwede mong i-share sa mga viewers mo. Maliit yung mask, parang hindi siya ano. Pero okay lang yan, at least nakadikit na yan sa inyong face. Wala na yung problema. Kasi ang kailangan naman natin na makadikit talaga. Naliliitan ako dito, mayroon pang bakantis.
So okay lang yan, at least nakadikit na talaga sa inyong face. Tapos massage-massage nyo lang. So ganun lang yan siya. Hayaan nyo lang siya ng 20 to 25 minutes. Pero nasa inyo na kung ilang minuto ang inyong more than 25 to 30 minutes ba? It's up to you. So, ganyan na po siya. So, ipapatuloy na po natin. Ayan, yun na yan siya dyan kasi nakadikit na yan sa ating face. So, yun na nga. Nag-start ako ng February 2019. Wala akong video na ginawa. Basta nag-upload lang ko ng kung ano-ano. Pero hindi naman siya copyright. So, pagkatapos, nag-start talaga ako nag-upload October 2019. So, alam ko naman na walang interesado kung paano ako nag-start, anong taon. Ako lang, sinishare ko lang yung aking karanasan nitong buhay natin sa YouTube. So, nag-start ako noong October, nag-upload ako ng Glycolid cream, nahihiya pa ako. Wala pa akong gamit, yung cellphone lang. Itong cellphone na ginagamit ko, ito lang isa. Tapos, itong cellphone ko na nasira na, pero nung panahon yun, hindi pa siya sira. So, hindi ako nagagamit ng headset para lumakas yung boses mo, yung speaker lang talaga ng cellphone mo. Tapos, nahiya pa ako, tapos mahina talaga yung aking boses. Ngayon parang nag-ano na siya, yung parang bumilin ako nitong, meron na ako nitong microphone. So, ganun pa rin, cellphone pa rin yung gamit ko. So, nung nag-upload ako ng mga wala akong niche nung panahon na yon, so ay nagtumaas yung viewers niya nung Glycolid cream, kaya nagtuloy-tuloy na ako, nag-review na ako ng mga product na hindi ko pa nagamit, kasi hindi talaga ako nagagamit ng mga cream. Glycolid lang, may lotion lang ako, may shampoo lang ako, may conditioner lang ako. Yun na yun, parang okay na ako nun. Pero nung nag-upisa ako sa dito sa aking YouTube, parang nag-ano siya, yung parang maraming nanood. Hindi naman as in marami talaga, pero as in tumaas talaga yung nanonood, kaya nagtuloy-tuloy po ako. So, yun ang ginawa kong niche. So, nag-review ako ng mga product at nag-update din ako sa mga ginagamit kong cream sa aking face, ganun. So, pagkatapos noon, 20, mahina talaga, ang hirap talaga. Yung watch hour talaga ni Lolo na 4,000 watch hour na requirements niya, ang hirap talagang hanapin noon. Mahirap, ano bang tawag, lalo na pag hindi ka namang famous, hindi ka kilala. So, dahan-dahan lang. So, ang technique ko, bago yun, yun ang nakatulong sa akin, nag-live ako, silent live ako everyday. Tapos, hanggang dahan-dahan na napunuan yung aking watch hour, tapos yung subscriber ko naman. So, ang ginawa ko, kaya umabot ako na 1,000, bumibisita ako doon sa mga taong nagla-live, sumasali ako doon, nagkahanap ng mga kaibigan, hanggang umabot ako ng 1,000. At nung nag-1,000, huminto na po ako. At iyang 400 ko ay mga loyal viewers ko na yan siya. 2021 din, kasi huminto ako ng ilang buwan talaga. Nag-upisa ako na naman ulit nung nag-lockdown na. Nag-video-video ako kahit ano na lang. So, mahirap talaga. Pero kapag kasi pag gusto mo, maabot mo talaga yung wala man akong masyadong viewers. Pero continue pa rin ako para hindi naman lahat naman ng nasa YouTube, lalo na pag hindi tayo famous. Ganito din yung naranasan nila, hindi lang tayo, kaya huwag tayo mawalan ng pag-asa. So, ang ginagamit ko, meron akong lampshade dyan sa harap para lumiwanag dito sa aking face, at meron akong ilaw ditong dalawa para talaga, kasi dati yung ano kong video, wala talaga akong, hindi ko alam na paano ba ito, para kasi kahit gabi ka mag-kumuha ng video, parang madilim ba, parang nakahanap ako ng paraan. Yun, meron akong lampshade sa harap ko, tapos nakabili na rin ako ng microphone. At yun lang ang ginagamit ko. Ito lang telephone ko. So, sa telephone na rin ako nag-i-edit. Ang gamit ko, KineMaster. So, doon po kasi parang doon ako natuto at madali lang po sa akin kaysa ibang application na pang-edit. Ito lang yung gusto ko. At madali akong makapag-edit kahit naman di pa masyado. Pero, so, lahat naman ng gusto mong malaman, ano ba? Lahat ng gusto mong itanong, nasa YouTube lang po yun. Gawin mo lang. Kasi mas mahirap yung magtanong ka sa iba kaysa sa ikaw sa sarili mo matuto ka. Lahat ng natutunan ko, ako lang talaga ang nagsusumikap na maghanap kung paano ito gawin, paano mag-edit, paano magawin ito, paano ba gawin ganyan. Sa YouTube mo lang siya mahanap. So, pagkatapos noon is sa awa ng Diyos, na-monetize din ako. Pero ang problema na naman is paano mo naman makuha yung $10 na
Kasi ang pag-monetize ka, kailangan makakuha ka ng $10 para may send ni Lolo yung inyong, kasi kung wala kayong PIN, hindi niyo makukuha yung sahod niyo. Pero meron namang meron pa na ako, hindi ko natanggap yung aking PIN number. So, ang ginawa ko, nung tatlong beses na ako nag-request ng aking PIN, kasi hindi ko talaga natanggap, at hindi talaga, tama naman yung address ko, wala talaga until naka-3 yung request ko. So, ang ginawa ko, nag-apply lang ako manual. So, sa manual naman, sa YouTube ka pa rin makahanap kung paano mo gagawin. So, search mo lang kung paano mag-manual verification, ganun-ganun. Sa YouTube lahat, huwag na kayong maghanap pa ng iba. Kung meron naman kayong kaibigan na nandiyan sa YouTube, alam na niya lahat, so, pwede naman kayong magtanong, pero ako kasi wala. Ako lang isa. So, doon ako sa YouTube nag-search. So, pagkatapos noon, na-approve na yung aking monetization ni Lolo, ang problema na naman, yung $100 mo. So, wala ka talagang viewers, wala kang video ginagawa. Paano ka magkapera, di ba? Kaya, yun talaga ako naasahan. Kaya, ang ginawa ko, yung pang ano lang, tanggal stress, gawa-gawa ng video. Basta ngayon, inshallah, makasunod-sunod na akong gawa. Inshallah, magsunod na itong aking video. Para meron naman akong kahit konti, makasahod man ako. Nakasahod na ako isang beses lang. At ngayon, wala pa na namang $100. Siguro nasa 80 pa. Maghintay na naman tayo ng $20 more para ano, hirap talaga kapag wala kang kakilala. So, guys, ang advice ko lang sa inyo, mag-upload lang kayo ng upload, kasi yun naman talaga, yun sa lahat ng nakikita ko, yun lang talaga ang unang technique para dumami yung subscribe. Malay mo, meron pang video na mag-viral at mag-boom ka, hindi lang sa subscribers at loyalty ng mga loyal na viewers na meron po tayo. Yun lang. So, yun lang muna ang measure ko, mga kapugong sa edad, kasi mahaba-haba na, baka mawala na kayo ng ano, i-skip nyo na yung aking mga video. So, pagkatapos nito, guys, meron pang serum na nandito natira, pwede nyo siyang ilagay sa inyong face, buong katawan. So, hindi na pa ako matagal, guys. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to subscribe and hit the bell para notify ka every time may bago akong videos. Kaya, be safe and God bless you all. Ingat sa Omicron, please. Bye-bye.